malapit na masarap, 'di ba? Katulad ng Ampalaya. So yung mga nai-inlove diyan na kahit sakit na sila, pait na sila, eh gustong gusto pa rin nila, para lang siguro silang kumakain ng Ampalaya na mapait. Maggie po uli ito, si Maggie Bass ng inyong Feel at Home Channel. Ang ganda po ng araw kasi maaraw na ngayon dito sa Netherlands, halos patapos na ang winter. At sumikat na ang araw, hindi ko alam kung hanggang kung hanggang kailan. Kasi sandali lang yan eh, tapos didilim na naman, malamig na naman. Pero ngayong araw is sunny day. So ang ganda po, hindi ko sinara yung aking bintana. Natural light lang yung gamit ko ngayon para dito sa ating video. Ayan. Ngayong umaga ay meron po akong iluluto uli at talagang nakaka-excite magluto kapag may mga nagsusubaybay sa mga niluluto natin. Ngayon po ay meron akong ampalaya. Ayan. Ito yung aking ampalaya. Ayan. Itong ampalaya na to, gagawin ko pong iluluto ko po na ampalaya con carne. Hindi ko alam kung ito ba yung ampalaya con carne, basta alam ko may karne. Alam ko ampalaya with meat. So para sa akin, yun na yung ampalaya con carne. Dahil ang request, dahil ang request po sa akin ay mga simpleng luto at hindi masyadong ma-ingredients. So sinusunod ko po yun. Yung mga isinishare ko sa inyong lutuin, konting ingredients lang, kayang-kaya ng bulsa, pero aprobadong masarap. So ngayon po, ang iluluto ko ay ampalaya con carne at yung aking carne ay beef. Kasi po maraming maka, maraming beef, maraming baka dito sa Netherlands. So mura po rito yung karni ng baka. Ito po, niniwa-hiwa ko na siya na parang pang tapa, yung manipis na manipis para madaling maluto, malambot. Kasi alam nyo naman yung baka, di ba? Yung karni ng baka matigas. So para hindi po siya mahirap ngatain, nguyain, hiniwa-hiwa ko ng napakaninipis, ganyan. So, ito po, ampalaya con carne. Dalawa siya. Ayan. Ano po yung mga ingredients natin para sa ating ampalaya con carne? Ito po, konti lang. Konting-konti lang talaga, hindi madami. Katulad ng dati, favorite ko ang garlic at onion. Tapos, ang panimpla lang po natin ay toyo at ito, oyster sauce, para medyo manamis na miss. At meron po tayo ritong konting pamienta, lalagyan ko ng pamienta. At meron akong cooking oil. Yan lang po yung ating mga ingredients. Alam nyo, dito sa Netherlands, wala po akong basta mabiling ampalaya. Itong ampalaya na ito ay frozen. Tapos hiniwa-hiwa ko na lang siya. Merong nabibiling hiwa-hiwa na frozen din. Pinapapili ako nung may tindahan kung anong gusto ko, yung nahiwa na or buo pa. Sabi ko, gusto ko yung buo pa, ako na lang mag-i-slice. Para naman, hindi naman ako sobrang tamad, di ba? May hiwain ako, hindi yung kain na lang basta. So hiniwa-hiwa ko siya. Nabili ko po ito dun sa Suriname store. Dito lang sa amin. Hindi na ako pumunta ng Rotterdam. Hindi ko akalain na meron silang frozen ampalaya. So first time ko pong magluto ng ampalaya na naka-frozen, na dinifrost ko lang. Dati bumibili ako yung fresh, pero wala akong makita. So ito na po. Subukan po natin kung gaano kasarap ang lasa nitong ampalaya na ito. Ito rin kaya ay kasing pait ng mabigo sa pag-ibig. Kasi di ba, yung mapait daw yung ampalaya, nung bata pa ako ayoko ng ampalaya. Gusto ko lang yung ampalaya ngayon na kasi mapait daw siya. Pero merong mapait na ampalaya, merong hindi. Ang sikreto daw para hindi mapait pag niluto yung ampalaya, huwag mong haluin ang haluin. Yun ang sabi. Tapos si mama naman, ang sabi niya, medyo damihan mo ng mantika, saka huwag haluin ang haluin para hindi siya mapait. Pero meron bang ampalaya na hindi mapait?
Alam ko, wala eh. Alam ko lahat ng ampalaya mapait, pero masarap. Merong mapait na masarap, 'di ba? Katulad ng ampalaya. So yung mga na-in-love dyan na kahit sakit na sila, pait na sila, eh gustong gusto pa rin nila, para lang siguro silang kumakain ng ampalaya na mapait. Grabe analogy ko. Sige na, magluto na po tayo. Magluto na ako, at malapit na dumating yung anak ko sa school, from school. So maingay na naman dito. Hinto ko muna po yung camera, ano, at i-close up ko itong ating mga ingredients, at magluluto na ako. Sandali lang po ito, tapos agad. Okay, bye-bye. Mamaya-maya ulit. Lalagyan ko na po ng mantika yung aking kawali. Dagdagan ko ng konti kasi sabi ni Mama eh medyo madaming mantika. Yan, okay na po yan. Ano. So yan na, painitin ko yung mantika, ano, tapos gigisa na natin yung ating ampalaya con carne. Mainit na po yung mantika, so ilagay ko na yung ating sibuyas. Yan. Ilagay ko na rin po yung ating ano yan, yung garlic. So may garlic na po tayo. Masarap na masarap po ito. Doon sa Quezon City, meron kaming kinakainan sa Doris Restaurant. Ang sarap ng kanilang beef, ano yan, ampalaya con carne. Doris Restaurant sa Novaliches. So ayan po, ilagay ko na yung ating beef, ano. Tatakpan ko po muna bago ko lalagyan ng soya sauce, ng toyo, sa kanang ng oyster sauce. Oyster sauce. Ayan. Wait po ah, takpan natin. Ito po'y nahalo-halo ko na siya. Kasi brown na. Ilalagay ko na po ngayon yung ating soy sauce, saka yung pamienta. Mamaya ko na ilalagay yung ating ampalaya kasi madali namang maluto ang ampalaya. Hindi po maganda yung sobrang luto. Parang masarap yung medyo maluto. So yan po, nalagay ko na yung ating soy sauce. 4 na kutsara po yan. Tapos ito yung pamienta, kalahating kutsaritang pamienta. Tatakpan po uli natin, ano, painitin natin. Ang bango na po, naamoy ko na mabango siya. So takpan ko uli. Ilalagay ko na po yung oyster sauce. 1 kutsarang oyster sauce.
ilalagay ko na rin yung ating ampalaya. Painin po natin maigi, ano. So, tatakpan ko po uli. Ang bango na mga friends, ang bango na nitong ating ampalaya con carne. Takpan ko po uli siya para mainin ng gusto. Bumabalik po ako para tikman natin, ano, kasi medyo in-in na siya. Yee! Ayan. Tikman na po natin kung tama na or sakto na yung aking ano yun? Ampalaya kong karne. Hindi ko matusok ng tinidor. Ito po, oh. Hinaan ko yung apoy, ano po. Ayan na po yung ating ampalaya con carne. Mapait yung ampalaya. Mapait siya. Okay lang kasi ampalaya eh. Pero itong beef. Oops, nalaglag. Kulang pa po yung alat, so dadagdagan ko ng toyo. Isang kutsarang toyo po ilidadagdag ko kasi kulang yung alat, kulang yung lasa. Tapos konting asin. Ganyan po ako magluto, hindi ko sinasagad yung timpla. Pagkatapos kong tikman, saka ko siya dadagdagan kasi mahirap mag-adjust pag nasobra na, di po ba? So yan, haluin ko ulit. Medyo matigas pa yung beef. So tatakpan ko po ulit siya hanggang sa lumambot na yung beef. Takpan po ulit natin, ano, babalik ako sa inyo mamaya kapag lutong-luto na itong ating ampalaya con carne. Hi! Bumabalik po ako para sa last na tikim na natin ito. Kasi luto na yan. Tikman na po natin yung aking ampalaya con carne. Ayan. Malambot na po yung beef. At ito yung ampalaya. Ang sarap po, kahit medyo mapait siya, masarap pa rin. Hindi masyadong mapait. Alam nyo yun, kasi matigas yung beef. So, in-in ko po siya sa pinakadahan-dahan na apoy sa loob ng isang oras. Kaya yung beef malambot, tapos masarap na masarap yung ampalaya kahit medyo mapait. Wala naman po mapait, hindi mapait na ampalaya, di ba? Ito, tikim pa ulit. Ang sarap po. Kakain ako with kanin. Late lunch ko na ito. So, yun po yung ating ampalaya con carne na niluto ko ngayon. At thank you po sa inyong panonood. Ano? Si Maggie po ulit ito para sa inyong Feel at Home channel. At lagi po kayong babalik kasi marami kayong araw-araw mapapanood, luto, usap-usap, kwentuhan, pasyal. So, marami pong exciting video every day from Feel at Home with Maggie. So, thank you very much again for watching. Mamaya present ko sa inyo yung video ng ating ampalaya con carne. Bye-bye, friends. Till next time, this is Maggie of Feel at Home because there's no place like home. Sarap. Bye-bye.